Alright, part 4 na tayo sa ating unit exam dito sa Basic Algebra Review. Bebe, har 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 har. Chicken joy. Okay, so uulitin ko ulit. Pang-apat na to na paalala natin na kung hindi ka pa nag-take sa unit exam na ito, ay puntahan mo lang muna, sundin mo lang muna class yung link papunta sa exam na to class sa description ng video na ito. Okay? Hindi mo kailangan class mag-register para mag-take ng unit exam. Ayos? You can do that class anonymously. Ang kagandahan ng class kung mag-register ka ay meron kang permanent na records natin, makita mo yung progress mo. Ayos? Pwede mo mabalikan anytime para makita mo yung mga records mo doon sa against sa ibang mga quiz na tinake mo. Kung nag-improve ka na ba. Or you can keep your own record class kung gusto mo. Kung gusto mo lang anonymous na pag-take. Pisahan natin. Sa part na to, no, meron tayong dalawang problems lang na i-discuss. A merchant buys goods at 25% off the list price. So meron siyang discounted na price, 25% na discount doon sa list price. He desires to mark the goods so that he can give a discount of 20% on the marked price and still clear a profit of 25% on the selling price. Okay? What percent of the list price must he mark the goods? So, ilang porsyento daw sa list price na ito mamarkahan niya yung benta niya. Natural, merchant to class, so nagbabuy and sell to. Nung makita niya yung item, merong 25% na discount, binili niya class. Ang pagbili niya ay 75% na lang ng list price na nandoon. Okay? Now, yung kanyang bininta class, nilagyan niya class ng mamarkahan niya. Yun yung tag price. Tawagin natin mark price or tag price. Yun yung inilagay sa tag. Mamarkahan niya yon. Pero magbigay siya ng 20% na discount sa kanyang mga customer. O bilhin niyo to, may 20% discount kami ngayon. Okay? Magkano daw ang imamarka niya? Ang imamark, what percent of the list price must he mark? Magkano daw, ilang porsyento daw ang imamarka niya? Ilang porsyento sa list price? Or sabihin na lang natin, class, magkano ang imamarka niya doon sa tag, okay? Na presyo, class, ng kanyang benta. Ng kanyang bininta. So that, pag mabenta yung class, may bibili, makakuha pa siya class, clear profit. Okay? Maka-clear siya class ng profit na 25% sa kanyang selling price. Natural class, yung selling price, yung discounted na presyo, no? Okay? So, paano to i-solve class? So, ang unang i-identify actually natin para ma-solve natin to ay kung ano yung list price. Tawagin natin yung class na P. Yun yung cost sa pagbili niya. Diba? Kukunin natin class yung magkano yung bili niya. Ang list price, tawagin natin na P. O, 75% of that P. Of C pala, C dito. Akala ko P, nakalimutan na natin class. Ang total, ang cost ng pagbili niya class ay 75%, okay, 75% ng kanyang ng list price. 75% ng list price. Okay? Kasi 25% off nga. So, ito na lang yung bili niya. So, magkano ngayon yung mark price niya, class? Okay? Ang imamark price niya. So, tawagin natin, class, ang mark price na P. Ito yung sinabi ko na P kanina. Now, ito yung marka. Kung magbigay siya, class, ng 20% na discount sa markang ito, nandun sa tag, magkano na lang, class, ang kanyang selling price? Okay? Magkano yung kanyang selling price? Yun yung sasagutan natin. At alam natin, class, no, na ang selling price minus the cost, di ba? Minus the cost, ang result niyan, yun yung profit. Diba? Bumili ka, ito yung bili mo, tapos ibininta mo, class, sa halagang ganito, yung cost sa inyong pagbinta, class, minus sa, yung selling price mo pala, minus sa cost ng inyong pagbinta, ang tawag doon, class, ang difference na yun, ang tawag doon ay tubo. Okay, we call that the profit. Natural na, no? This is very tawag dito. Common sense to class, no, na ating equation. Okay? Madali ito maintindihan. The selling price minus the cost is equal class to the profit. So ngayon class ang tanong,
magkano yung selling profit, selling price niya. Kung ang mark price niya, class, minarkahan niya ng P. Ito, P pesos ito. Pero bigyan ko kayo ng 20% discount. So, ibig sabihin, ang selling price na lang, isulat muna natin tong cost. Ang cost ay 75.75 of C. Okay? Tapos, how much is the selling price? In terms of P, that will be 80% kasi magbigay ka ng 20% discount. 80% na lang matira. Tapos, ang profit daw, class, na mangyari ay 25% nito. Very clear yan, class. The profit, ang kanyang maka-clear siya, class, ng profit na 25% of the selling price. Very clear yan. So, 0.25 of the selling price of the 0.8 of P. Tapos, ang kaso, ito, class, ay makombine natin itong 0.8 at saka itong nandito 0.25 o 0.8, that is 0.6. Itong 0.75 na negative, i-transpose sa kabila, magiging positive 0.75 of C. I-divide, 0.75 divided by 0.6, makita mo, class, na 1.25 of the list price. We call that list price C. So, ang sagot, 125%. Yun yung magiging tawag dito. Ilagay niya, class, na tag price or the mark price. 125% ng list price na to. Nakapagbawasan niya, class, ng 20%, yung magiging selling price niya, class, meron pa siyang lusot na 25% of that selling price. Clear ba? Sunod na problem. From a group of boys and girls, 15 girls leave. Umalis yung 15. There are then left 2 boys for each girl. So, nung mag-leave yung 15 girls, meron na lang dalawang lalaki or there are then left 2 boys for each girl. So, meron na lang dalawang lalaki sa bawat isang babae. After this, 45 boys leave. So, after mag-leave yung 15 girls, nag-leave din yung 45. Kayo lang marunong. Nag-leave din yung 45 the boys. Nangyari, there are then 5 girls for each boy. Nagkakaroon na, class, yung proportion ay nagkakaroon na, class, ng 5 babae sa bawat isang lalaki. Ang tanong dito, the number of girls in the beginning, yung pag-umpisa, ano ang bilang ng mga babae. So, unahin natin, class, no, itong girls na 15 girls na nag-leave. So, tawagin natin, class, sa umpisa, number of girls ay G. Number of boys ay B. Okay? May nabawas dito na 15 na sa G. So, G minus 15. Anong nangyari dito, class? Ang sabi dito, meron daw dalawang lalaki sa bawat isang babae. So, i-proportion natin, class. Boy is to girl tayo. Boy all over, girl na nabawasan, minus 15. So, ang sabi dito, meron dalawang lalaki sa bawat isang babae. This is boy, dalawa, girl, isa. Kaha, yun yung equation natin. So, cross-multiply, meron tayo ditong B. Tama? Cross-multiply to class, 2G. Excuse me. 2G class na yung 2G, i-transpose natin to the left. So, magiging negative 2G. Ayos? It's equal to. Itong, pag cross-multiply natin dito, meron tayong negative 15 times 2. Hindi natin i-transpose. So, negative 30. Ayos? Now, nangyari ito, class. After umalis yung 15 na girls, umalis din yung 45 na boys. Natural, class, no? Hindi bumalik yung 15 na girls. Walang sinabi. So, itong boys, nabawasan ng 45. Okay? Umalis kasi yung 45 na boys. Natural, yung girls, ganun pa rin yung bilang, class, yung bawas ng 15. G minus 15. Ang nangyari dito, class, sabi sa problem, meron na ngayong 5 babae sa bawat isang lalaki. There are then 5 girls for each boy. Cross multiply, meron tayong 5B. Tama, no? 5B yan, class. Cross multiply dito, meron tayong positive G. G times 1. I-transpose, minus G tayo, class. Okay? Yung ito, class, negative 15. Doon sa right side ng equation, di ba? Negative 15. Ito naman, class, negative 45 times 5. Kapag i-transpose mo yan, class, magiging positive 45 times 5 minus 15. Ang result niyan, class, ay 210.
positive 210. Diba? So, equation number 1, equation number 2. Grab your calculator class yung capable of two equations to announce. Kuha natin yung sagot. Ang number of boys in the sa pag-umpisa ay 50. Ang number of girls ay letter B, 40. Bebe. Ayos? At dito natin tinapos yung ating part 4 ng unit exam na to. Chicken joy! Bebe! Thank you for watching. I hope you learned something. Have a good day. See you in our next video. Bye-bye!